up mga boss, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video ay bibigyan kayo ng ilang tip kung paano kayo makakaiwas na matikitan sa mga ASBU or yung anti-smoke belching unit, alright? Tuturo ko rin sa inyo kung saan madalas dito sa Metro Manila ang pwesto ng mga operation ng ASBU, no? Para kung sakali, eh hindi nyo nadadaanan kung sakasakaling alam nyo na yung sasakyan yung dala ay bagsak sa smoke, alright? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko rito. Alright, simulan na natin. Disclaimer po muna tayo, no, bago tayo magsimula. Yung mga isi-share ko po dito is base lamang po sa experience ko ng pagmamaneho. Kaya isi-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kahit papano, eh makatulong din lalo na sa mga bago pa lang nagmamaneho, lalo na yung mga galing probinsya, lumabas dito sa Maynila tapos nag-apply na driver. Eh hindi pa nila kabisado yung mga pasikot-sikot dito sa Maynila. Kaya naman, yung mga naging experience ko ng 10 taon mahigit sa pagmamaneho, eh i-share ko na sa inyo para magkaroon kayo ng idea, alright? Ano nga ba makakaiwas or ano nga ba yung dapat nating gawin kapag tayo ay nahuli ng ASBU or ng anti-smoke belching unit? So ano yung mga dapat mong gawin lalo na dun sa mga baguhan pa lang, no? So hindi pa sila nakaka-experience na mapara ng ASBU. Madalas parahin ng mga ASBU, no? Yung mga L300 na luma na or kahit hindi luma, L300, close band at saka yung mga 3 digit na plate number, basta mga luma na katulad ng Adventure, basta marami pang iba kung ano yung mapara nila, isasalang nila yun dun sa kanilang aparato. Sa tingin ko, bihira lang ang pumapasa ron. Nung nasa logistic pa ako, ang dala-dala kong sasakyan is close band nung nasa delivery ako. Madalas ako mapara ng ASBU, guys. Yung company ko noon, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan, alam nila na yung truck nila ay babagsak sa smoke kapag kaisinalang dun sa aparato ng mga nag-ooperate ng smoke. Kaya naman, pagka aalis ako dun sa opisina namin or dun sa planta namin, may pinapadala na ako ng petty cash o yung pera na kung sakasakaling mahuli ako, mapara ako ng ganyan, ASBU. Alam nyo na yung mga panlagay, so pinapadala na ako ng pera, mga worth 5,000 para hindi magkaroon ng aberya yung delivery namin or hindi ma-delay. Alright, nung unang beses ako na para ng ASBU, hindi ko pa rin alam yung gagawin ko dyan, eh. So ang ginawa nila, sinalang nila yung truck na daladala ko. So yun na nga, bagsak. So ang gagawin dyan, dahil hindi ko pa alam, di pa ako marunong makipag-negotiate, nung una, babaklasin yung plaka mo. Babaklasin yan. Tapos, doon mo yan tutubusin sa munisipyo nila, sa ASBU, ASBU office, o dun sa labas lang yun. Katulad ko, nahuli ako nun sa Makati. Sa Makati ako nagtubos. Dapat daladala mo rin yung sasakyan na tinanggalan ng plaka kasi isasalang nila ulit dun yan. Titingnan kung pumasa na ba dun sa smoke, dun sa aparato nila. Pag pumasa na, okay, re-release nila yung plaka mo. Ngayon, nung nangyari yun, kinuwento ko sa opisina tapos sa mga kasama kong matatagal ng driver. Tapos yun, tinuruan nila ako ano yung mga dapat kong gawin. Siyempre, nagkaroon din ako ng sarili kong idea kung ano nga ba yung dapat kong gawin once na napara ako ng ASBU. O, eto na ang gagawin nyo, guys. Once na para kayo ng ASBU, di ba meron kayong yearly registration, no, sa LTO? Paparehistro nyo yung sasakyan nyo. Pag magpaparehistro kasi kayo, meron din doon smoke. Sinasalang yan doon sa loob. Hindi mo maipaparehistro yung sasakyan mo kapag hindi ka pumasa doon sa smoke belching sa loob ng LTO. Alright, guys, kapag napara kayo ng ASBU, tatanungin niya kagad. Sasabihin mo kagad doon, "Sir, kakarehistro lang." Dapat alam mo rin kung kailan na i-rehistro yung sasakyan na dala mo. Para masabi mo na bagong rehistro ka lang kung sakasakali, ibig sabihin pumasa ka sa smoke belching na LTO para hindi ka na nila isalang dun sa kanilang aparato. Kakarehistro mo lang, ibig sabihin nakapasa ka sa LTO. Yun, number one na sasabihin mo. Kapag hindi pa yun umuubra, pag sinabi nila operation sila, sasalang pa rin nila. Ngayon, sabihin mo, hanapan mo, in a good way, "Sir, pwede po ba makita yung inyong mission order kung lihitin mo po yung operation nyo dito sa lugar na to kung saan ka nahuli, nakalagay doon yung time and date, yung operation nila."
Ngayon, hindi mo na yon dapat hanapin. Kung sa tingin mo at kung alam mo naman na babagsak naman yung sasakyan na dala mo, doon napapasok yung token of appreciation. Yung makikiusap ka, syempre, magbibigay ka para pagbigyan ka rin nila. Yun na yung sinasabi ko na pinapadalan ako ng opisina dati, opisina ko, ng panlagay dun sa mga nanguhuli para hindi matalasado yung delivery ko noon. Hindi naman perishable yung dala ko, pero kasi merong time na hinahabol kapag ka hindi namin na-reach yun, so makakancel o ibabalik namin sa opisina yung delivery namin. So ang ginagawa ko, dahil alam ko naman na babagsak sa aparato nila yung truck na dala ko, so kakausapin ko na kaagad yung pumara sa akin. So ganun na yung sistema, magbibigay na agad ako. Ang bigaya nun dati, depende sa laki ng truck eh. Ang dala-dala ko nung truck, 4,800 kilos yung dala kong truck nun. So 1,000 ang bigayan nun. Totoo yan guys, nangyayari talaga yan. Ngayon, para mapatunayan mo, ma-report mo sa opisina na nahuli ka talaga, kailangan mong kuwanan ng picture o video yung mga yung mga enforcer na nanguhuli, no? Pero wag mong ipapakita sa kanila kasi ayaw nila niyan. Once na nakita nila na binibidyoan mo sila, pinipicturan mo sila, matik, tutuluyan ka ng mga niyan. Babaklasin yung plaka mo, isasalang ka, bagsak ka, tutubos ka talaga. So ganun. So ngayon, pag nakita nila na pinicturan mo sila, binidyoan mo sila, syempre, ano yan, magre-react agad yan. Bakit mo kami binibidyoan? Bakit mo kami pinipicturan? Sir, kailangan ko lang ng katibayan na nahuli kami, papakita namin sa manager namin para naman ma-reimburse namin yung pinambigay namin. So ganun lang. Ganun lang yung paliwanag nyo pag nakita kayo nagpipicture or nagbibideo. Pero hanggat maaari guys, hanggat maiiwasan nyo, huwag nyo ipapakita sa kanila na pinipicturan nyo sila, binibideoan nyo sila. So meron naman kayo mga diba, pahinante. So sila na yung gagawa nun para habang nakipag-usap kayo or ma-record man lang, pasimple lang, meron kayong ebidensya para ma-reimburse nyo yung ibinayad nyo sa kanila or binigay nyo sa kanila na token of appreciation para pagbigyan na yung sasakyan nyo, hindi na isa lang. O ganun lang guys. Kasi ako, ang tagal ko sa logistics dati, ang mga pwesto na dinadaanan ko ng mga ASBO, pag nasa C5 ako, galing ako ng Pasig, dadaan ako ng C5, papunta ako ng Taguig or Parañaque, C5 ako dadaan, or Makati papunta ako. Meron lagi dyan sa may kalayaan, pagkanan mo sa kalayaan, meron lagi doon. Meron laging nagbabantay doon. Tapos dito naman, sa Pasay. Sa Pasay naman, dito madalas makapagal. Makapagal Boulevard o Roas Boulevard, laging meron dyan. Tapos sa Makati naman guys, sa Osmeña. Osmeña Avenue, ano yun? Pagpapunta kayo ng South, meron doon sa may Osmeña bago kayo kumana ng EDSA. Kung hindi naman kayo tutuloy ng Osmeña, pagkanan nyo ng EDSA, meron din nagbabantay doon guys. So yan yung mga pwesto ng ASBO. So yun nga, yung mga sinabi ko ay base lamang yung experience ko na pwedeng makatulong sa inyo once na napara kayo na mga ASBO operation, no? Kaya naman hinihingi ng mga manager sa opisina yung mga proof na nahuli nga kayo. Nahuli kayo, katibayan, dapat may picture kayo, dapat may video kayo, may record. Kasi may mga ilang driver din guys, kapag lalo na yung mga veterano na, alam na nila kung saan may mga ASBO, iiwasan na nila yan. Pero natawag yan sa opisina nila na nahuli sila kasi dun talaga yung way nila, dumaan sila dun, na para sila. Kaya naman, magagamit nila yung petty cash, panlagay dun sa ASBO. Sasabihin nila, nahuli kami. Sabihin ng opisina, pwede makausap yung nanguhuli sa inyo. Sabihin naman nila, ayaw po makipag-usap. Ganon. Kaya naman, marireport nila sa opisina na nahuli sila kahit hindi. Ayun yung mga veteranong driver na gumagawa nun. Siyempre, may mga kumpanya din, di ba, na maliit lang magpapasweldo. Kaya yung mga driver, mga painante, gumagawa ng sariling diskarte para naman kahit papano, magkaroon ng extra income kahit mali. Alright? So, yun lang guys. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalsada. Abangan nyo lang yung mga susunod nating video at pwede ka rin mag-comment sa ibaba kung may katanungan ka tungkol sa mga traffic sign, traffic rules, basta mga tungkol sa kalsada guys. Yan lang lahat ang pag-uusapan natin dito sa ating YouTube channel ngayon.
Alright, hanggang dito na lang muna. Pasensya na, medyo natagalan yung pag-upload ko ng video. Medyo naging busy lang ako. So yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!